For by this you have been saved through faith. And that not of yourself, it is the gift of God. Pag-usapan po natin yung gift ng Panginoon. At ang sabi sa verse 9, not of works that anyone should boast. At pagpasok sa verse 10, yung patuloy na verse mga kapatid, ang sabi naman, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. After mong malaman yung pag-ibig ng Panginoon, after mong ma-justify, dahil on a certain level mga kapatid mo, dapat i-ano natin kung nasa tayo level na pananampalataya. Doon sa context ng sanctuary mga kapatid, the Old Testament, there are three phases of salvation. Kaya pati nang tayo, ligtas ka na ba? Ikaw magsasabi, paano mo, paano ako sasagot kung saan ako ligtas? Saan ba? Sa first phase? Nasaan na ba ako? Second phase? O third phase? Kasi meron pong three phases of salvation. Tatlong level ng pagkakaligtas, which is justification, sanctification, and glorification. Remember the sanctuary po mga kapatid? Alam niyo ba, pinag-aralan po namin for this week, yung revival po namin yung pag pinatid niyo yung sanctuary, yung kanyang distance doon po sa tao is 2,000 cubits. Napakalayo po ng spaces. And the moment na isang makasalanan ay mag-step forward, kitang-kita po ng mga tao na siya ay may pagkakasala. And you will hear the rumors of people, ano naman nagawang kasalanan nito ni Jeko? Kaya yung step pa lang yun mga kapatid, is an step na kung saan mga kapatid na siya agad ay mayroong pagpapasak sa Panginoon. And the moment na pumunta siya sa sanctuary, ano muna niyang ginagawa? Yung lamb. Yung altar of sacrifice. Yung agad si Kristo agad. Yung justification. Yung pagtanggap na talagang hindi na kayo yung si Benzerlis, ang Panginoon lamang. At pagkatapos mga kapatid na siya nilinis na ng Panginoon, ano na po yung pupuntahan niya? Just justification. Just if you never sin. Justification. And you move forward to the second phase, which is the sanctification area, which is nandoon ng altar of shewbread, the incense, and the lampstand. Kaya andun tayo mga kapatid. At i-level po natin. Andun tayo sa Word of God, yung shewbread, andun tayo sa incense, andun tayo sa prayer, andun tayo sa lampstand, yung witnessing. At ito po yung sustain sa atin para patuloy tayong manurture sa ating pananampalataya. At pagkatapos ng mga kapatid, pagpunta mo sa third phase, doon mo makikita mga kapatid, yung Shekinah glory, yung mercy ng Panginoon, doon mo makikita yung the most holy place, which is, yun mga kapatid, yung nilalong natin yung pagdating ng Panginoon. Pero, pwede ba tayong makatikin na agad ng glorification kahit wala pang Panginoon sa Kristo? Yes. Mga kapatid, dahil meron tayong relasyon kay Kristo. And the mercy of God, pansinin niyo po mga kapatid, I'm just imagining you sa glorification area. Pansinin niyo po doon sa ilalim po ng Shekinah glory, andito yung mercy seat, andito sa ilalim yung rod of Aaron, andun yung Ten Commandments, andun yung mana. And I'm just imagining, yung tatlo po na yung mga kapatid, may karanasan na pagkakasala ng Israel. Remember? Yung rod of Aaron, nung pinalo ni Aaron dahil sa katigasan ng ulo ng Israel, yung mana, sumubrang sila sa pagkuha, ano nangyari ng bulok, yung Ten Commandments, sobrang kulit nila, nabasag ni Moses. And yes, sa mga pagkakamali itong mga kapatid ko, nandun sa ibabaw yung mercy ng Panginoon. And David put it in his words, the mercy of the Lord endureth forever. And it's a process, mga kapatid. Habang wala pa tayo sa glorification, we can have the promise of heaven already. And how much more than Jesus comes. So nasan po tayo? At ang maganda rin, ang good news ito, mga kapatid, on a certain level, yung priest, pag pumunta siya doon sa first phase, sa second phase, sa third phase, lagi niyang dala yung blood. So kahit nasaan tayong level ng pananampalataya, nasa justification man tayo, nasa sanctification man tayo, nasa glorification man tayo, we should always bring the blood. That is Jesus Christ in your life. Amen? Yun po mga kapatid. That serves as our exclusive is burning. Thank you po mga kapatid. Thank you.